Yeah, si Yana. Yay! Next naman na hot seat. Hot seat, oh. Yana Celeste. Kaya pa ba? Kaya ba ng wifi mo, girl? Yana, girl? Alam mo, kahit nag-live, ang ganda niya pa rin, girl. Oo nga, eh. O, oh, diba, aura-aura. Aura-aura. Dinadaan tayo sa aura. Oh, hi, Yana. Can you hear us? Yeah. Lalakasan ko na lang, boss. Yan! 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 Okay, yan! 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 Yan. Yan. Yes, okay. Yan. Okay. Yan na, Bernardes. Okay. Alam nyo na, guys. So Yana Celeste, may Celeste pala, Celeste Bernardes, plays Carlene Gregorio in PND, guys. Ayan. So, okay. So, Yana, you and Rachel both auditioned online nga for PND. So, how was your Zoom audition naman? Kasi kung mess yung kay ano, medyo nagkalat daw si Rachel. Ikaw, how was yours? Nagkalat ka pa, no? Napanood ko audition mo, day. Girl! Day! Nagkalat. Nagpa-live translation pa ako. I was like, guys, can I live translate the whole script? Sandali, di ba? Ang challenge mo Tagalog ko ngayon, ano, Rachel? Yes, but for you, Kuya Alan, I can do it. I take my strength from you. We're good. Okay. Kaya nga, so magta-Tagalog ko ngayon. O, magta-Tagalog ka, Rachel. Ayan. Okay. Mag-a one-word answers na pa ako. A buong interview. Okay, Opo, go ahead, hindi girl. Po. Yun lang pala ang alam na Tagalog. Oh, how was your audition, Yana? Exciting pero nakakakaba kasi gusto ko talaga makuha yung role. So, nung nabasa ko, tapos na yung... Ayun na nga. Go lang, go! Kaya mo yan. Okay. Through a camera. So, parang ako, yes. Paano ko tatawirin yun? So, naalala ko sabi ni mommy, just look straight through the camera and talk to the cameras and patawirin mo yung mata mo through the lens. Tapos, sabi ko, okay, bahala na. And I did it. And then, fun naman, because I already knew Adriana from before. So, we were already friends. So, it was fun. It was exciting. Nice. Okay. Ayan, mukhang umu-okay na yung ano mo, connection. Sana tuloy-tuloy na. Itawid natin ito. Kapit lang, guys. Kapit lang. Okay. Kapit lang, guys. Let's talk about you naman, Yana. Oh, not Carlene. Ikaw na. So, you're 27 and you're a psychology graduate from Ateneo. So, pareho kayong Ateneo girl ni Rachel. Grabe naman itong yes, mga PND girls. Hindi ata kami nag-abot, no, Rachel? Oh, no, no. I would have remembered, I'm sure. Grabe. Okay. So, ikaw ay graduate ng psychology, pero ikaw yung sumunod sa mga yapak ng iyong famous mother, famous and award-winning actress mom na si Miss Angel Aquino. Ayan! Ayan! Wow! Ganda! Wow. Ang ganda ng pics. Ayan. So, you have a sister pala. Younger Yana. Oo, si Thea. Yes. She's not in showbiz ba? Well, she's not, but she's also doing film in CSB. Oh. So, she's a student pa? Yes. Okay. So, sabi mo sa isang tweet mo, tama ba? Ikaw, sabi mo, ikaw yung angel na may tattoo sa dede. Totoo ba yon? Hindi po. Yung pala ko. Isang role ko, angel yung pangalan niya. It's a Cinema One Originals film, sa Metamorphosis. Tapos meron okay. Yeah, I love Metamorphosis. Thank you. Ayun, may tattoo ka ng, yung dede mo may tattoo doon sa Metamorphosis. Ibon, ayun. So yung pala yung tattoo sa dede, kala ko talaga nagpalagay ka ng tattoo sa ano? Sa Anetch? Sa Anetch, pero you have tattoos din naman talaga, di ba? I have, for real? Yes, I have tattoos. Yeah. Oh, ilan yung tat mo, Yana? 6. Oh, wow. Can you show us all your tattoos? Charot. Charot not lang. Not all, but I have two. Ayan. Yan. Ang cute. That's one here. Moon and stars. Tapos dalawa siya ribs ko na yung dalawa. Oh, wow. Nice. Okay. And then... Yana, wala ka palang acting background whatsoever. Wala kang acting training. Wow. So talagang nasa dugo mo lang ang pag-arte, ganun. It's in your genes. Hindi
Hindi naman siguro. More of, siguro kasi na-expose ako. So, kunwari, mag-manonood kaming pelikula nila, Mommy, instead of us talking about yung cinematography, ganyan. Ang pag-uusapan namin, yung acting. Kasi si Mommy niya yung kausap ko. And I guess from here and there, you pick up a few things along the way. Tapos, yun po. Kaya siguro naging interesting din sa akin ang pag-acting. But I never galing thought no. I would get into it. Kasi mahihiyain really? Ako. Yes. Galing no, yung iba nag-aaral pa talaga ng mga ano, 'di ba? Ng super acting lessons ganyan, nagte-train kung saan-saan. Ikaw sabi mo nga ang comment sa iyo, 'di ba? Ano ka lang instinctive actress ka daw, sabi, 'di ba? Wow, I love it. Kasi nga wala akong paghuhugutan na work na acting classes. So humuhugot ako sa instincts, sa intuition kasi 'yun lang yung bangko ko for now. Pero kaya ako sobrang na-appreciate ang workshops whenever a film or a project has may pasimulang workshop. Sobrang akong bina-value yun. Kasi dun lang ako nakakakuha ng training, formal training, the most I get. Wow! Okay! Pabalik tayo kay Yana, girl. So Yana, nagbida ka sa first film mo na Gusto Kita With All My Hypothalamus, na nanalong second best picture sa 2018 Cine wow. Filipino Film Fest. Wow. Tama? Yon. Back in the day. Yes, back in the day when movie houses still exist. Kasi now, di ba, it's a thing of the past. Charot! No! No! Nakakalungkot! Di ba? Di ba? Pag bumabalik ako sa Tarinoma, pag nabumunta ako sa malls, nakikita ko yung mga cinema, oh my God, nasarado siya at madilim. Oh my God, nadidepress talaga ako. Ikaw, Yana, ikaw, ano ka, producer and actress. How do you feel? Well, sobrang lungkot nga because it's hard na, well, in a producer's point of view, how do you earn back your money na that you spend? Of course, it's something that we're all still learning itong online, YouTube, Netflix, all these new platforms. We're still learning how to, of course, we want to earn back our money. We can't just, so that we can make more films and tell more stories. So yun lang. And iba talaga yung experience ng ng being in a cinema with your Rachel, alam mo to, yung popcorn. Yeah. You already know, girl. That was always going in my mind. I was like, diba, the beautiful sound system that you hear everything, what diba? The sound designer makes, all the colors are right. So, yun yung diba? Nakakalungkot. Oo, talaga. Sana bumalik na talaga siya. Okay, so nag-start kaya na talaga as a film production. First as a line producer, tama ba? Then as an associate producer. Ano yung mas una doon? Line? Associate producer. Associate, okay. Sorry, ayun. Associate producer first and then line producer hanggang sa naging producer ka na ng iba't ibang indie films. Ayun. Masabing producer lang daw. Hindi, no? Kasi ito na nga, totoo yun. At naalala ko yung kwento mo last year, ano yan, sa MediaCon ng Metamorphosis, sa ano to, sa ABS, na second film mo as an artista. Ang sabi mo doon, nakakatawa actually, sabi mo, na para makatipid bilang producer, minsan ikaw na lang yung umaarte at nag-extra o nagtatalent. Ang cute. Very wow. Diba? Tipid productions talaga pag producer, diba? Ayan. Ay, naku, eto na, Metamorphosis. Oh. Can you see the pictures? Parang yes po, yes po. Yeah. Oh, Yana, can you see it? I have. Pareho kayo ni Adriana. Hindi po lang pagbayad yun ng internet. Charot! full na po ngayon. Full na. Ay, full na. Okay. I think when you're the spotlight, it's half. Anyway, so yes po, Meta. Ayun. So ayun nga, yung picture na yun is from Metamorphosis. Ang first local movie about intersex. I love that movie. Ang galing mo dyan, Yana girl. At meron kang mga mapangahas na eksena, gaya yung nakita natin sa picture. With Gold Azeron, your leading man na napaka-hoots. Ayan, may pagpatong, may mga paghawak, may mga ganun. Yes. At napaka-husay dyan ni Gold. As siya ang nanalong best actor, while ikaw naman ang nanalong best supporting actress sa CineOne Originals Film Fest 2019. Grabe, second film mo pa lang, girl. Wagi ka na ng acting award. Ayan, ayan. Wow. May,
couple. Ayan yung trophy mo, di ba? Yes. Ayan! Oh, how do you feel? Grabe ka, ha? Ito, alam ko, cliche sinasabi ng lahat ng mga nananalo. So, hindi namin, hindi ko in-expect na I would get up on that stage. Kasi, nag-shoot pa kami ni Adriana noon. It wasn't her day, but we were shooting IMU that day. A film, a series I was line producing with Idea Moves. Tapos, pinipilit ako, hoy, pumunta ka na sa awards night, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi, okay lang, huwag na, ayoko iwan. Grabe, pinilit ka pa. Papilit ka pa, Char. Kasi hindi ko naman nga po expect na akit ako na stage. So anyway, sabi na, okay, fine. For solidarity purposes, akit, ay, punta na ako with the rest of the cast and the director. So, iniwan ko yung set, isa ko, ganyan, punta ako doon. Sobrang kabado ako, syempre, kahit nominated ka pa din, medyo, di ba, yung kabado. Just when they finally announced na I won, totoo pala yung manmamanhit yung buong katawan mo. Akala ko on stage, kakalas yung legs ko, ganun. Wow. Mali-mali na yung sinasabi ko. Sabi nila hindi ko daw napasalamatan yung nanay ko, so just ko nakakalas. But syempre grateful lang po. Unexpected, grateful and thankful sa staff, sa kay Direct and kay Miss Sarah who trusted me with the role. Yay! Woo! Ang ganda naman kasi talaga ng metamorphosis. Guys, kung hindi nyo napanood yun, guys, watch nyo ha. Ang ganda-ganda nun. Okay. Tapos ikaw rin pala, yan ang associate producer ng Kiko Boxingero na super favorite ko sa Cinemalaya 2017. Hi! Grabe ka. I super love it. Grabe. Ikaw pala associate producer. Tapos ikaw din sa Fuckboys ni Cocoy Di Santos sa Cinemalaya 2019. Ba yan? And then, ikaw ang producer din ng Oda sa Wala, Kuya Wes, and even Minaanod. Gusto ko rin yun, girl. Ang bongga ng body of work mo. Grabe ka sa producer, ha? Yana, girl. Iba ka, ha? Woo! Iba rin. Galing. Ang ganda ng body of work. Tsaka I'm very proud of the most recent one, babae. Eh, sadali lang. Wait, pinre-emp mo eh. Oh, wait. Hindi pala muna kita dapat pinagsalita. Eto na nga, tutuloy ko. And then... Gusto mo yung ayaw. Sana pala hindi kita pinagsalita. nandito kasi yan. Oh, wait lang. Ayun na nga. You and Adriana pala are friends nga. And you were her line producer. Eto, binanggit mo na rin kanina. In I Wants... IMU, ikaw nag-line produce. Ikaw rin nag-line produce ng Past, Present, Perfect pala sa IWant, no? Nakasama si Elijah Canlas of Game Boys. Ang ganda ng mga trabaho. And, eto na nga. And now, woo! You're a Gawad Urian awardee, girl! Because you're one of the producers of the Urian 2020 Best Picture winner, Babae at Baril! Woo! Na gustong-gusto ko rin yung movie na yan. I love it. Napakagaling dyan ni Janine Gutierrez who won Gawad Durian Best Actress. At kasama rin dyan si Elijah, guys, na sobrang galing din sa pelikula na yan in fairness kay Bagets. Ayan, grabe ka yan na girl. O, ikaw na, ibang level ka girl. O, ano gusto mo sabihin? Your mom must be very proud. She's very, very, very proud. She's especially proud, I think, when it's about acting. Kasi, kunwari, nagsushoot na naman kami ni Adriana noon, nung Urian naman na announcement, and she saw me crying, ganyan. Yeah. Sabi ko kay Direk, wait lang po, di pa ako makapasok sa Zoom, kailangan umiiyak pa po ako. Sabi ko umiiyak. Kasi ko, Urian, ganyan. So yun, iyak ako ng iyak. So, but my mom, napansin ko, that naiyak siya nung nanalo akong Best Supporting. Doon siya naiyak. Oo. Pero pag producing work, yun. Di masyado. Congrats, yay! No problem. Medyo ibang reaction. So, nakikita pa yung iba yung... hindi naman closeness. Pero syempre, iba yung feeling pag same path na tinatakak ko path niya. Tama ba ako? Oo. So, she feels closer to me, I think, when it's an acting thing. Yes. Which is, gets pa naman. But happy. I'm very
lucky lang with the directors I get to work with the stories that I get to work on. So, swerte lang. How does it work ba, Yana? Bigyan mo nga kami ng idea. Ikaw yung pimipili sa mga projects na magagandang yan or dumarating sila sa'yo? How does it work? Well, I work with, I think it's all about good mentors and good seniors. Like ako, yung Kiko Boxingero, Fuckboys, and my other Cinemalaya projects were under Ms. Sarah Pagkaliwagan, Bracken. Yes. And she handles a lot of, you know, she's very close with, you know, directors who have very quaint, beautiful, some of the best stories. Yeah, diba? She has, yes, ganda ng mga trabaho niya. Oo. So doon ako, kaya ako nakuha yung mga projects na yun sa Cinemalaya. And then I worked with Miss Bianca Balbuena, also under Epic Media. And yes, isa pa. Oo. So I learned from her, I trained with her, and she entrusted me with these projects. Kasi nga, since nag-Cinemalaya na ako, I was used to the pace of festival films. Yung galawan, saka yung pagtitipid ng, hindi naman pagtitipid, with a limited budget of festival films. So I guess kaya napupunta sa akin yung mga projects ng festivals who just happened. You know, syempre these young directors, they wanna do festival films first because may money na to them. So na binibigay sa kanila. So I'm just lucky that I get to work with brilliant, creative young directors na masarap katrabaho kasi nga they're young, so they're amiable, but you know, they're on for a discussion, they have new and fresh things to say. So exciting. Yes. Wow. So kung ang mom mo ay may urian best supporting actress ni but na di ba for Chacha ni huling Chacha ni Anita, ikaw naman meron na as a producer. Lumebel ka rin naman agad, di ba? Siya ang pag- acting. Sure. Oo. Oo. Right, coach. Oh, yes, a girl can dream. A girl tapos, can dream. Kaya na tayo ulit. Okay, so ikaw na yan, girl. I saw your interview nga sa BNO and you admitted there na you're part of the LGBTQ plus community. I love it. And yung huli mong girlfriend, you lasted for 3 years, tama? Yes. Yeah, yun! I love it. And you were also very honest sa kwento mo that you're lucky because you're a part of a family that is very open. And a lot of the women in your family have gotten or are in a same-sex relationship. Yeah. So, alam mo, super, I love the honesty. Love na love kita, Yana, girl. Bongga-bongga mo. Ang bongga, actually, hindi na realize ng mga, ano, eh, siguro alam din naman ng mga host ng BNO na, ang bongga ng mga, ano, ng mga honest quest, honest answers nyo nung time na ini-interview kayo. Parang, kasi diba, parang, biruan-biruan lang kayo doon, diba? Pero, ang ganda ng mga, na, mga sagot na nakuha nila from you guys. Straight to the point. Diba? I love the honesty talaga. At, ayun pa, kaya sabi mo nga, it was never difficult for you because they were very accepting. Even your lola. Di ba bongga si lola? Yeah. Mm. Kwento ka nga, girl. Alam mo, parang sa tanong ko pa lang na ako na yung nagkwento. Nawala. Ano nangyari kay Philip? Nawala siya. Nawala? Ang buckler? Okay. Yun nga. Wait, sorry. Since we're talking about honesty, I think I have to retract my previous statement. As a cancer, parang love life pa rin pala pinili. Ano? Love life! Backtrack! Backtrack! Gusto ko yun. Gusto ko yung may retraction. Oo. Love life talaga. Oh, kasi, you know, love. And anyway, so, siyempre my lola at first had a hard time being, you know, from a time na very strict, and she's very Catholic, and she's leaning towards na, huh, hindi dapat. Hanggang ngayon pa din naman, meron pa rin siyang ganong nare-release na statement sa, bakit ka gumagawa ng ganong materials? Or, bakit usong-uso yung mga BL? There are hints, but at least within the family, her steps of accepting us have broadened. She's more open to it. She's more respectful of the partners. Kasi dati,
love you, Nanay. Sana hindi ka nanonood. Pero kasi dati, ano, tulog na yun. Hello? Partner, hindi niya papansinin. Oh. Eventually, ayun, pag nakikita na na mabait na tao, masaya yung anak niya, or masaya yung apo niya, then yeah, parang ma-realize niya. I think, doon niya ma-realize na happiness ng pamilya niya yung mas importante sa kanya. Oh, wow! Ganda naman nun. Thanks, Nana. Oo, pero alam mo, we, alam naman natin kung saan nagagaling yung ano, yung mga lola, di ba? Yung mga old school na mga ano natin, mga parentals, yung mga lola at lolo. Iintindihin mo din naman sila. sorry, excuse me. Iintindihin mo din naman sila for people who aren't as you know, accepting yet or open or understanding is they take their, hopefully they're taking their time. Hopefully they're taking the steps to learn and at their own pace. Sana they realize na, you know, yun nga, to accept the sexuality, the gender is very yun nga, fluid. Yes, tama. Okay, and you also admitted, Diana, na your first relationship was with a guy actually, di ba? Yes. And personally, you like someone who is cute and funny. Funny rin, parang pareho ni Rachel. Yo. Gosh. Importante na funny, no? Importante yung taong true funny. Mababaw kasi kaligayahan ko. So, yun, masaya tumawa. Kasi ako, hindi ako funny. So, kailangan ko ng partner na funny. Seryoso ka talaga, girl? As in, ano, lagi kang ganyan na hindi, hindi ka nagpapatawa, gano'n? Hindi ka nagjo-joke? Hindi lang ako magaling mag-punchline. Man ako sa tatay ko. Yung tatay ko nakakatawa eh. Hindi ko talaga? Ayun. Yo, tapos, right now, sabi mo rin yan, you're excited because you're able to represent and tell stories like Pearl Next Door because it's about time. Diba? Sabi mo. And you also said na it was, now, what makes the series different is that it's not dramatic like the mga the usual lesbian stories. It's lighter, it's fluffy. Cute ng fluffy, di ba? And it feels good. Oh, ayun. 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 No, it's react ka doon. Nakakatuwa kasi when you watch reactors or you see comments or people send you messages, they say, nakaka-relate kami, na ganyan yung story namin. So, nakakatuwa na, you know, at least their stories are heard now. And it's not anymore the kabit stories, it's exciting. Now we're talking about, you know, we were able to touch on biphobia or the problematic notion on people who are bisexual. Na, you know, you have wrong notions about them, they're misconstrued to be fickle or ganyan, but really, alam mo yun, so PND, hinihimay niya yun. Hinihimay niya yung character ng dun sa takot sa probably straight or bi people and in-explore niya rin yung character ng yun, ng bisexual person. So it's exciting na, and then we're talking about, and then they saglit, tinatch on nila yung polyamory. We don't know yet how much more they will discuss on it. So it's exciting that more stories are heard because ang dami, sobrang daming tao sa mundo. So there are a billion stories to tell. Yeah. So why are we telling the same stories over and over? So it's nice to be able to, you know, explore pa these stories. And I'm glad people are hearing it and I'm glad people are identifying with it because that's what stories are, you know, series and films are for. And ang maganda pa doon, Yana, yung treatment kasi nga, very light, very relatable. Di ba, hindi siya yung nagdadrama na mabigat. Diba, yun ang ano, ang ganda, yun ang sobrang ano, yun ang nakaka-capture sa iyo sa PND. Eh. That's why maraming may gusto rin na fans. Yes! Ganda ng sagot mo. I love it. Wow. Na Yana girl. Ang major emote ng character mo na si Carlene, eh parang sabi niya, lagi siya na lang yung last experiment ng mga girls bago nila ma-realize na hindi sila lesbian o bago sila bumalik sa mga lalaki. Kaya ayaw muna kamo na magjowa ng straight or ng bi. Di ba yun ang hugot ni Carlene?
Yes. Ang, di ba, ang katwira niya, better duwag than wasak. Than wasak. Grabe siya. O ikaw ba, personally, have you ever experienced that in real life? May ganun ka rin bang hugot? Like yung hugot ni Kirby sa girls? No, to be honest, no. Good That's for you. Why when I had to feel for Carlene, doon ako siguro sa hugot sa meron kasing siyang line na itsupera na ako, iwan na nila ako. Oo, yeah. Doon ako kumakabit kay Carlene. Charot. Pero, yeah. May charot. May charot. So far kasi hindi pa natatanggap ko kasi if like with my ex girlfriend. Hindi naman siya, she didn't leave me. We broke off the relationship. Not dahil we were looking for another kind of person or we were looking for a different person. Actually, it was more of career kasi I started film na, ganyan. So, wala akong experience ng fear so far na papalitan ka ng lalaki. Ayun. Okay. Good for you. At tapos may sinabi ka rin Yana na gay women are not that loud online unlike the gay fans of mga BL series. Why do you think so? Maybe because they didn't have anything to be loud about yet or loud for yet. Now lang with PND. Oo. No. Kaya nakakatuwa na now we hear them. As in, sa Twitter, nung episodes 1, 2, onti pa lang naman sila eh. And then 3, 4, 5, yan, ingay. Ang ingay na. Ang kalat na. Yeah. Pero sana mas maging louder pa, no? Sana. No, sa kailangan natin ng ganitong ano para dumami pa. I mean, yung BL kasi talaga after i-start ng Game Boys, talaga napakarami naman talaga nagkaroon ng oversupply. Sana ang ini-start ng ano na GL ng ano ng PND eh, may mga gumaya rin, no? Kasi 'di ba, ganito yung mga story, 'di ba? Ito yung mga stories that need to be told. Dapat malaman natin yung mga kwentong ganito. Yeah. Since nasimulan na, 'di ba? True. As in may nagsasabi, may nagme-message sana po may kasunod pa to, sana hindi pa kayo matapos. Tama. Yeah. Okay. Ikaw naman, ikaw Yana, they're called cookies, tama ba? Cute to. Yes! Ang cute! Cute nila, grabe. Oh, is it because nagbe-bake ng cookies si Carlene? Tama ba? Yeah. Ah, galing. Pero in real life, you really bake cookies. I learned how to bake cookies. Dalawa lang naman ang natutunan ko. Chocolate chip tsaka oatmeal. Yun lang. Wala na akong ibang alam yung bake na cookies. I love oatmeal. You're the best ones. Wow. Oh, nadikman nyo na ba, girls? Hindi pa yes. Ang pero cookie ni Yana. Ang cookie ni Yana. Oh. Sarap ang cookies ni Yana. Sarap ang cookie niya, cookies ni Yana. Sandali, mag-hi ka rin sa mga cookies mo, Yana, hi, girl. Cookies and cleaners. Dahil nagkakalat si Carlene, cleaners daw tawag. Hello. Oh my gosh. May cleaners. Yeah, that's so cool. Anyway, love you guys. Thank you so much for the support. Salamat kasing pa kayo. Ayan, stay up tight. Oo, ang dami pa nila. Pero yung mommy ko. Ikaw, yung mommy mo, Yana. Oh my God. Ay, ba yung si Carlene? Ba't ganyan siya? Ino-okray ka. Ang ganda niya. Oh, so ano naman siya? Team Alex naman siya. Alex Team Aguirre. Naman siya. Ay, ang bongga. It's a tie. It's a tie. Tayo mga moms. Okay, ano pa rin? Episode 5 pa rin. Itsurang may ano kasi, di ba Yana? May singing showdown na naganap between Carlene and Alex. Hindi ko kinaya. Yeah. Hindi girl. Alam mo, ang ganda-ganda ng Tagalog song ni Carlene. Especially for Bert. Yeah, di ba? I love it. Yun daw ang first OST ng PND. And it's entitled Alaala by Emerson Texon. Tama ba? Emerson, yes. Emerson. Ang ganda nung song. Na-memorize mo ba yun, Yana, girl? I had to. Okay. So, pwede ka ba magbigay ng sample mamaya? Sample. Mamaya pa. Hold it. December na, no, guys? Ano? Let's go, Minalto na natin ang December. Ay, oo nga, sorry. Alas 12 na.
Hindi ko napansin. Oh my God. Oh my God. Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas, guys. Oh my God. Kasi inabot tayo ng Disyembre. Kakaloka. Pero hindi ko kasi kayo ba napansin nyo ba na ano, alas 12 na pala? Sorry ha. No, I didn't know. Diba ang sayo ng chikan? Sandali, medyo patapos na rin tayo. Medyo pa ano na tayo. Pero yun nga, gusto kong ano, humingi ng sample kay Yan. Ang ganda nung song, promise. Pero maya-maya, hold it mo muna. Ha? On the spot. Gusto ko yung on the spot ka. Okay. Rachel muna. Gusto ko yung natigalgal si, ano, natigalgal si Yana. Tapos sana mag-teleserye rin kayo, no? Gusto niyo yung guys, mag-teleserye rin kayo. Parang Eli Coy. Di ba si Elijah may sarili niya. Meron si Coco may sarili niya. Rachel, I'm are so you, proud ano? Of the boys, actually. Kasi may kanya kaya sila NBC sila. Correct. Parang na silang time for you. Oo. Nanonood sila ng Pearl Next Door. Natutuwa ako. Nagtutweet sila. Even yes! Si Kyle, si Miggy. Nagtutweet sila. Oo so, naman. Oo, dapat naman. Woo! Of course, support, support. Yana girl, ikaw ba nag-teleserye ka na, Yana? Hindi or pa films po. Pala? Oo. Ay, gusto mo ba? Okay lang ba sa'yo? If ever. Sure. Sure. Okay. Yes, ikaw, Philip. Yeah, tama. Go. Okay, eto. I have to ask this guy siya. Honestly, how do you feel when some people say nga that they're kinda sad na Pearl Next Door is not getting the kind of attention that it deserves? What are your ano, personal thoughts about this? Candidate number two, Yana Bernardes. Ay, ba? And what we were talking about before, people need their own time and their own pace, and that's what I appreciate about YouTube is that the content will always be there. Hopefully people will keep talking about it, and you know, maybe someday someone will pick it up and will have a wider audience. So that's what we're always hoping for. So the goal now is to create good content for people to watch, and because nga things are online, at least it's more available at any time that people are ready for it, it's there. So that's dun kami ngayon sa good content, and dun kami sa someday may manonood ulit at may manonood at manonood ulit. Yeah. Yay! Thank you so much, candidate number two.